Mayroon ka bang ganitong klase ng coins na 5 centavos Philippine Commonwealth ni Pangulong Manuel L. Quezon? Alamin sa videong ito ang detalye nito at ang halaga ng mga ganitong klase ng coins. Ang magandang araw po sa inyo lahat at nandito po ulit tayo sa Philcoinage vlog at ang ating pong tatalakayin ay ang 5 centavos Philippine Commonwealth 1944-1945. Marami po itong Philippine Commonwealth na year pero ito po yung pinaka-common, yung 1944 at 1945. Ayan. Maganda pa po ang condition nito. Makikita po natin dito yung lalaki na nakaupo. May anvil, may hammer, may bulkang mayon at may 5 centavos na nakapaikot sa taas at sa ibaba naman may Pilipinas na salita. At sa likod naman po, may year na 1945 at may coat of arms ng Commonwealth of the Philippines. At sa taas, nakapalibot dito, napaikot, United States of America dahil nasa ilalim pa tayo ng pamamahala ng Amerika noon. Mapapansin nyo doon sa maliit na letra na nakasulat sa bandang kaliwa, sa ibaba, ay S. Ibig sabihin, San Francisco Mint. Doon po ito ginawa. Ang catalog value po ng ganitong klase ng coins ay mataas-taas. Basta sa ganitong kondisyon, ha. Ulitin ko, yung catalog value po ito, ha. Hindi po yung actual value. Ang catalog value po nito, yung ganitong kondisyon ay nasa 200 pesos din. Yun po yung catalog value. Pero ang actual value po, yung ganitong mga almost uncirculated hanggang uncirculated condition, pumapatak po ng 100 pesos din. Lalo na kung may brilliant o may brilyo o lalo na kung ito ay kumikinang, papatak din po ito ng mahigit 100. Pero yung mga pangit na mga ganitong klase, mura lang po. Siguro baka 10 pesos, 15 pesos. At yung pangit na pangit, eh hindi na po nila binibili yon. Per kilo na lang po nila binibili yon. Siguro mga 50 pesos per kilo, 80 pesos per kilo. Pero yung mga ganito po, binibili pa rin po kahit paano. Kasi maganda, oh. Yan, oh. Nasa 5 grams din po ito, halos 4.92 grams o halos 5 grams. Copper nickel zinc po, maganda po yung metal po ng ganito. Copper nickel zinc. Yan. At sa akin po, katulad nung sinasabi ko na sa ibang coins ko, ito po ay aking pinamimigay lang. Maari po kayong magkaroon nito kung inyo pong nanaisin, basta mag-message lang po kayo sa akin sa ibaba ng komentato na gusto nyo pong magkaroon ng ganitong klase ng coins. Ipagtatabi ko po kayo. Ang hindi ko lamang po maipapangako yung year niya. Sa ngayon, 1945 po muna yung ipamimigay ko. At yun po yung siguradong meron ako. At hindi ko rin maipapangako yung kondisyon. Pero may mga coins pa ako ng 1945 na ganito, pero hindi po maganda yung iba. Yung iba maganda naman. Kung sino lang po yung mauna na mag-comment, siya po yung mabibigyan ko ng maganda-ganda. At yung mga nahuli, mabibigyan ko pa rin, pero hindi po masyadong maganda ang kondisyon. Yan. Ito po kasi magandang maganda, oh. Almost uncirculated yung kanyang kondisyon. Ngayon, paano nyo makukuha? Well, pwede nyo pong puntahan dito sa akin lugar. Dito po sa Alabang. Huwag po kayo mag-alala. Safe po kayo dito kasi sa barangay Alabang po tayo mismo magkikita at doon po sa inyo iaabot. O kaya, pinaka madaling puntahan yung Festival Mall. Mas advisable ko po sa Alabang Festival Mall na lang po tayo magkita. Doon po sa may food court. Marami pong tao doon. Tsaka medyo malamig at kung hindi po rush hour, kung konti po ang tao doon sa may bandang food court, makakaupo po tayo. Mag-schedule lang po tayo. Siguro once a week ako pumupunta ron. Itapat na lang po natin na nandun ako para hindi naman po hectic sa schedule. At may bibigay ko po sa inyo to. At kung meron pa po akong ibang mga coins na pwede ko ibibigay, pwede nyo pong sabihin. At
maaari ko po sa kanya isama to sa pagpunta ko sa pagkikita natin o pag-meet up po natin. At yun lamang po mga kasama. At nga pala, at kung gusto niyo pong ipadala sa inyo, ipapadala ko na lang po. At ba, pag na-receive niyo yung coins ha, pag na-receive niyo, tsaka nyo na lang sa akin bayaran yung shipping. Wag niyo po muna sa akin bayaran na shipping. Pag na-receive niyo na lang po. At mas gusto ko po sana kung post office na lang natin ipadala kasi mas mura doon eh. Mahigit kalahati ang bawas kumpara sa JRS tsaka JNT. Eh sigurado naman makakarating sa post office yung kung post office ang gagamitin natin kasi wala naman problema sa post office. Safe po 'yan. Kung yun nga lang medyo matagal kasi nga mure. Kung gusto natin na mabilis, eh meron din silang mabilis kaso mahal. Mas mahal nga lang yun sa JRS pa rin. Pero eto na lang post office na lang kasi nasa mahigit kalahati ang bawas din. Yun nga lang 3 days hanggang 2 weeks natin hihintayin na ma-receive yung coins. Pero okay lang. Hindi naman nagmamadali siguro sa inyo mapunta to. Kaya suggestion ko sa inyo post office na lang po tayo. O yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Maaari nyo rin akong kontakin sa email na nakikita nyo sa ibaba ng video na to. At maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Purihin ng Panginoon. God bless po sa inyo lahat.